naman based to draft, 'di ba? Sila, ewan ko, pumupuso based sa odds yata. So, good luck guys, good luck and bet responsibly para sa mga tropa natin dyan. Maganda naman din yung draft dito ng GG. Pero tingnan natin in terms of execution na lang kung sino yung lalaman. Kasi kahit na yung EG dito yung mas pinapaboran natin, eh nakita natin yung galawan ng EG on the game number 1, di ba? Na parang medyo wala pa sa hulog. So, doon ako medyo nababother kung kahit maganda ba yung draft nila, kaya na lang i-execute well. Or maganda lang yung draft nila, pero yung laning phase nila, tagilid pa rin. Yun nga yung magiging problema. Kasi, kaya sabihin natin, maganda yung draft nyo, pero hindi nyo pa talaga gamay yung patch na to. Syempre, mahihirapan pa rin talaga kayo, lalo na itong Diamond Gladiators, may napatunayan na, na kahit bago yung patch, sila pa rin ang nag-champion sa last big tournament, which is the Dream League. But we'll see, kasi papalag na daw agad yung EG dito. Gusto na kumuha ng first blood, but nice pounce out from the Ratchet, dodging the stun neto ni Matthew. And bounties natin, 2-4-2. At teka, nagre-racing. Ayun, 2-4-2 nga. 2-4-2. Ang nakakuha si Panda. So, tatakbo nga lang dito. Itong si Diracchio. Pati Celery on the lane. At least alam natin na, yun nga, hindi na rin naman angit yung creep equilibrium. Yun lang. May ganun plano pala. Naku, ibabad block pa yata ni Nyx. Ay, naku, hindi nga nasira yung creep equilibrium. Na-delay ka naman sa lane mo. Kawawi. Pero, na-delay pero not that much big of a deal din naman yun eh. Kasi, kabalik pa din naman si Slark dyan. And I think, okay lang din naman yung magiging lane ng Slark. Medyo mahihirapan lang siya. Kasi nga, because of that iron shell neto ni Whisper. But since meron naman siyang IO nakasama with a sustain and of course that range ni IO na makakapag-harass dito sa dalawang melee heroes ng EG sa may top lane, I think Slark is going to be okay. Huwag niya lang magagamit ng off-timing yung kanyang pounce kasi kita naman natin yun din yung first skill na kinuha dito ni Slark. And kailangan niyang ingatan din yan mamaya. Kasi hindi malabo. Ano, kapag nababad itong si Slark dun sa Iron Shell nga, na pinapoint out mo din, susugod yung Nyx plus Darkseer combo ng EG. Nasampulan na yung EG kanina, ba? Diba? Pwedeng ma-inspire sila. Ganon din yung gawin nila sa laning phase papunta sa GG. So, currently, we're rooting for EG na magawa yung mga ganyang bagay. Pero it's up to them na i-execute yung mga possibilities na nakikita natin on the laning phase. Ngayon, ang baba na ng buhay nilang dalawa, so hindi malabo. Yes, pero nakikita naman natin si Diracchio, okay lang din naman yung last hits niya, pero balik tayo dito sa bottom lane because si Pakas ang unang makakakuha ng kill and of course, the first blood is brought to us by 747. You can scan the QR dito sa may gilid guys to join our group chat or kung may mga katanungan ngan kayo, pwede kayo mag-message sa Kuya Nick at Matic may magre-reply sa inyo dyan. Yan. Huwag lang kakalimutan guys na mag-bet responsibly. Ayan, si Panda naman nagpa-deny na lang din dun sa may neutral creep para ma-reset yung kanyang buhay. Sobrang baba na rin kasi kesa na naman makakuha siya dito ng Rubik, no? Ayaw mo naman na magpabigay pa ng kill sa kahit sinong hero. Shared bounty na lang. Pwede na yon. Small token lang naman din yon. And Pakaz on the bottom lane is looking good with 15-1 facing up against the Doombringer na yung Doom mismo ang nahihirapan. Minamama sila dito ni Pakaz sa baba. Ang tapang ng Bloodseeker. Alam niyang hindi pa siya kayang tapatan ng Rubik and then ng Doom. Pero mamaya kasi kukunat din yung Doom naturally. Yung Rubik makakapag-out from his initiations, makakabili ng pang-movement speed na items, pampakunat. So, hindi rin siya ganong ihindahin mamaya. Pero, pagkakagod nun! Ang ganda!
Ang ganda ng vacuum with a stunt from Matthew. Oh, yun ang makakapatay kay Diracho and Celery. Hahabuli naman ni Matthew. Ayun. And Whisper with that ion shell ang makakakuha ng kill. Double kill nga agad for AG dito sa may top lane. Ganda ng combo na yun, no? Di ko alam kung... Hindi, feeling ko naman pinag-usapan naman siya. Mati? Oo, diba? Pero may nagkatipan pa nga dito sa may top lane. Pinag-usapan and natuwa sila na na-execute nila. Gawa nila. Kasi diba minsan tayo kapag sa pubs or ako lang kapag sa pubs, kahit sabihin na, minsan nagkakalituhan pa rin. Pero job well done for EG. 3-0 on the board. Panda! Nahuli ulit. Yun lang. Pero pakas naman, makakuha naman siya ng kill dito. So I think that's still good for you know, the side of EG. But pakas, sobrang... Si Ace yung ano, si Ace yung zone out niya dito. Si Ace yung napapaback eh. True. Sobrang mama nga talaga ng Bloodseeker. Meanwhile, on the middle lane, ito yung hindi natin medyo nasisilay. Kasi parang wala na rin naman halos kaganapan ngayon on the middle lane na Ricky. 18-3, na Shraft 23-9. Hirap lang lumasit sa side ng Ricky, pero may rotation pero sa mid. Pero na naman, yung stun with a vacuum. Diracho, hinahabol ni Whisper dito na naka-ion shell. But realize ni Whisper na medyo masakit nga lang yung tower damage. But nakikita natin si Quinn, siya yung nalulugi dito sa middle lane. Bumabawi naman pala si C-Smile dito sa game 1, game 2. Dapat talagang bumawi rin naman siya and nakita naman natin, 'di ba, yung alalay din ng support ng Disruptor. Pero speaking of Disruptor, grabe nga talaga si Pakas dito sa bottom lane. Kita mo naman killing spree na agad si Kuya mo Pakas by killing Tofu again and again. Palong-palo yung laning phase sa ngayon ng EG. Sinong lane ang medyo tagilid sa EG? Kita nyo naman sa net worth natin or sa graph natin. Lahat guys, berde ang nasa tuktok. Medyo mahabol lang si Slark. Pero at least, diba, nagigets yun naman yung attack. Okay na yung lead ng EG. Napabalik pa si Ace. Pero pinagtitripan lang din naman pala. Binibwisit lang ng Disruptor para hindi ma-pull agad yung trips away from the tower or away from the bottom lane. Pero papalag yung dalawang heroes dito, but Matthew is here with a stun. Kaso wala naman, hindi nalang mapapatay si Quinn, lalo na nakukuha ng shield rune dito. Kaso naparotate na talaga yung mga supports, but Diracho, hinahabol siya ni Whisper dito with a surge. There's the TP out of the vacuum. Will cancel the TP and Diracho gusto niyang magpakamatay at successfully naman. Nakuha ng neutral creep yung kill dito. So, wala pa rin nakuha si Whisper nung time na yun. Pero, still, no? Parang, nag-TP kasi si Slark doon. So, feel ko, kahit walang nakuha yung EG or si Whisper, malulugi pa rin yung Slark. Lalakad to eh. Wala siyang TP papunta sa tore. Yun na yung feeling niya, last resort niya. Kasi hindi kinakast yung vacuum eh. So, iniisip niya, baka ginamit sa iba. Pero parang deja vu to kanina ang gumagawa nito si Tofu. Ngayon, ginawa sa kanya ni Panda. At uwi na lang, yun ang TP out. Yun ang successful TP out. Pero things are looking very well dito ngayon sa EG. Pwede na nila itong ituloy-tuloy. Kasi nga, paano lalaban? Anong timing ng Ricky? Clark magpa-farm? Doom, kailangan pa ng panugod. Kailangan pang malapitan ka. So, grabe. Pulido pa sa kayo. Malalapitan. Ayan na naman yung combo kanina ka pa. Naku po, pangalawang beses na yan. And killing spree na nga agad for Whisper. My gosh, si Slark, naku-combo lang ng vacuum stun. Ito na ba? Dito naman sa mid lane, babawi naman daw. Ang daming gladiators ni Smile. Kailangan niya tumakbo, nakapag-fairy fire at nabuhay pa nga. Si Pakas pa nga yung pupunta dito at mapapatay na naman niya si Tofu and EG. Mapa-top lane or mid lane, nagdo-dominate sila this game. Talagang palong-palo yung EG ha. Hindi ko talaga ini-expect na babubuhay pa yung Leshrac. Po. Hindi na nila hinabol kasi natakot sila kay Bloodseeker. Though understandable naman kasi pag naghabol ka pa, pwede ka pang masetapan and pwede ka ring mapatay dito ng Bloodseeker. Pero yun nga lang, sobrang
sayang lang nang na-let go nila na kill. That's the midless rock. Maganda sanang ma-prevent yung mga kaya niya pang gawin on the middle lane. Pero wala. Regen, balik sa mid, matapang ulit. Napakasakit talaga ng combo neto. Pero Whisper, he does have that mecha. Pwede pa namang tumakbo. Pero yung Regen na upo, hindi nga lang nakapag-blink out. Two heroes dead right away. For Gaming Gladiators, hakabulin pa nila si Duracho. Nako, alam niyang kita siya. Naka, Vendetta, alam na alam kasi nasuslowin din sa hit ng Matthew. Double kill agad, agad. 11-1 yung score. My gosh. Alam niya ka nga, doon ang galing, no? Habula, talaga wala na. Alam na din ang Slark na kita siya eh. Pero alam niyang no way out siya. Wala siyang pawns. Wala siyang ultimate, diba? At okay. So, dito naman tayo ngayon sa may bottom lane. Anong level ba ng Slark? Teka lang. Silipin natin mamaya kung ano na bang sitwasyon dito ng Slark. Mababa lang ba yung level ng Slark? What happened to you? Siguro si Slark, nahihirapan kasi siya sa taas eh. Yun nga pinapatay eh. At pinapatay siya ni Whisper talaga. Sobrang isang vacuum stun lang, yun ang nagiging problema. So, that's a good thing for Gaming Gladi, I mean for EG, na nasa-shutdown nila. Pero eto, speaking of EG, they went for the two-man smoke. Gusto nilang maghanap ng pwedeng patayin. Kaso, sino kaya ang una lang makikita? Si Ace. And is yun. There damage enough to kill Ace? There's a carapace to stun him since sa Scorcher, there's a vacuum pabalik. And Pakaz is here, but Whisper will get that kill. Panda naman, samantala, nakakunang Inviron, but still, patay pa rin siya. It's a 1-for-1 trade, but that's 4 for support. Pero hindi pa natatapos doon ang EG. Grabe naman talaga. Eto na nga sinasabi ko, magdodominate talaga. Etong Nyx Assassin with that Ion Shell ni Darkseer. So nakita mo si Whisper lang lagi nakakuha ng kills because of that Ion Shell. Napag-alagala lang yung tropa niyang Nyx Assassin. Yes. At ayun, confirmed na nga. Kasi kanina inisip ko, hindi lang ba siya kumuha ng ultimate? Ayan, kakakuha lang ng ultimate. Alam ko kasi kanina, hindi lang kumuha. Gusto mag-focus on farming. But again, pero okay, hindi, there's a glimpse back. Walang talaga. There's the stun. Tofu, mamamatay nga ata. One more hit na lang. Static Storm from the Disruptor. And iniisa-isa na yung mga heroes ng Gaming Gladiators dito. Pakas will get the kill dito kay Quinn. And walang magawa yung Gaimin. Ito na nga. One-sided yung early game natin. Pero sa side naman ng EG. And take note ha, yung mid sa ngayon na nalugi, parang same nung game number 1, diba? Si Ismail nalugi, nasa may net worth kaparehas ng mga supports. Pero ngayon ang nalulugi, si Queen, yung net worth niya din, same. Nasa supports din, nakahilera yung Ricky mid. So eto na may bagong meta natin kapag hindi na nagana yung rotations ng mga mid lanes. Wala na silang plan B. Hirap na ba talaga silang makabawi? Kasi dami ding lusutan sa mapa na mas pinadaling pumunta sa jungle ng kalaban para likuran yung mga heroes or yung mga lanes sa gusto nyong puntahan nang hindi na kailangan i-push yung kanilang tier 1 towers. Parang ganun na yung sitwasyon sa ngayon eh. Sobrang lawak ng mapa. Sobrang daming open spaces para daanan mo from Radiant side going into the Dire side, vice versa. Oh, pero clash na clash talaga yung EG dito. Kung ano yung ginagawa ng Gaming Gladiator sa kanila nung game 1, ito yung ginagawa nila sa game 2. And I think hindi lang kasi mid lane yung nalugi sa Gaming Gladiators eh. Lahat ng lanes ng EG nanalo. Nalugi si Ricky, si Slark din sobrang nalugi sa taas. Kahit sa baba, sabihin natin hindi masyado namamatay si Ace, pero sobrang yaman ni Pakas kasi laging napapatay si Tofu. So same goes. And look at this, another hero mahuhuli na naman nila. Nandito naman si Quinn pero pasok na pasok dito sa Static Storm yung dalawang to. Celery unang mamamatay. Tofu is here to the rescue. Makakapag-blink out pa naman si Quinn. But pabalik. Pakas is here. Pabalik. Makakapag-blink of trade. Pero I think Quinn, he's just buying time but he is still dead. Monster kill na for Whisper. Pakas. Naku po, sobrang sakit na. Nepong heroes ng EG and Gaming Gladiators, they're really having a hard time. Hmm.
hirap talaga sila dito kasi iniisip ko din kung ano yung pwedeng connection ng heroes ng GG in order na makabawi. Ano yung mabibigay nilang decent setup para kay Doom to give his Doom? Yung telekinesis lang. Kung wala si Rubik, mamatay si Rubik or out of the equation siya, out of the team fight siya. Anong magiging setup ng Doom dito na walang pamasok on the team fight? Wala. Walang connection itong or synergy yung heroes na pinick ng GG. Tingin ko very reliant yung ganitong set of heroes sa laning phase mismo. Ito kasi yung klase ng heroes na kayang maging mayaman on their own and kaya ding pumatay on their own. Ricky kayang gawin yon, Slark kayang gawin yon kahit hindi pa kasama yung Ayo. Eh kaso saan nila kukunin yung ganong strength kung hindi naman sila nanalo on the laning phase, diba? Na binabanggit mo nga din kanina. So yeah, parang yung pagsusolo dito ng GG, yung pagiging strong nila solo, wala, hindi natin makikita. Eto, Spio, pagsusolo eh, may nagsusolo dito ay, nag-farm sa mid lane, eh di nabigyan ng EG dito. And Whisper na naman ang makakuha payaman. Eto si Darkseer. Pero ang nangyari din kasi, kaya hindi nakakapalag, yung gaming gladiators, kakakuha lang ng Doom ng ultimate niya. Nung na-mention mo siya kanina about yung pinag-uusapan natin yung Doom, wala pa siyang ulti nun eh. Kakakuha niya lang kasi alam nila na pag magamit man nila yung Doom, wala naman silang backup damage eh. Lugi yung Ricky, lugi yung Slark, di ba? At speaking of the Doom, siya pa nga yung sinusundan ni Matthew dito. And we'll see kung mapapatay ba siya. But there is the hit, the glimpse back. Kahit dalawang hero lang, pero there is the save from the IO. So, ang gagawin nila is just Ayo na lang that IO, yes. May makukuha pa rin naman talaga yung EG dito kahit anong gawin. Uy, naku po, nakapag-tether pa. Okay, so. Nakatakas. Oo, nabuhay itong Ayo pero wala, lugi at hirap na rin sila dito sa ating mapa. Pero up next guys, na abangan nyo dito sa ating stream B ay ang laban ng Gaming Gladiators versus PSG LGD. So, pwede nyo yung tayaan sa 747 or pusuan. Or at least, diba, manood na lang din kayo at maki-enjoy dito sa Berlin Major. Yes, but EG again and again, pakas dito, hindi na mapipigilan. Ano ba makakapigil dito sa Bloodseeker, Diane? Meron pa ba? Tingin mo? Wala na eh, wala na talagang na? Ang hirap. At saka hindi na rin, hindi lang rin Bloodseeker ang problema na at this point ng GG. Kasi kahit mapatay mo dito etong si Bloodseeker, hindi naman siya totally, hindi naman siya yung kakumbo palagi ng Darkseer na nilalagyan ng Ion Shell. Ang paulit-ulit nga natin nakita, ba diba, si Matthew, yung kanilang next assassin. So kung mapatay yung Bloodseeker, there's still the Darkseer plus next assassin combination nila and yung Leshrac na makakapagpa-free throw lang ng skills ng hindi nasasagot ng GG. So, ganun din. Kapag ka namatay yung Leshrac, nandyan pa rin naman itong Darkseer Bloodseeker. Pwedeng lagyan ng Ion Shell yung Ion Shell yung Bloodseeker, Ion Shell yung Nyx Assassin. Yung ganung bagay. Sobrang daming butas na dito sa side ng EG na talaga namang mahirap na rin pan sa side ng GG dahil nga hindi sila naka-farm ng Ayos. Looking at the net worth, 6.2k ang meron si Slark, 5.6k ang meron si Ricky. Hindi yan yung net worth na gusto mong meron ka 17 minutes into the game. Parang yung mga net worth na yan, makikita mo, laning phase, di ba? Mga 5k. Papalag pa rin naman daw yung Gaming Gladiators dito with the Doom. Pero naku po, huwag mo sabihin, mabubuhay pa yan. Okay, si Smile will die, but in return, parang dalawang heroes pa ata mamamatay. Si Elri mahuhuli dito. The Unguarded mga si Whisper. There's the glimpse back. Queen, he needs to run away. There's the smoke. There's the tricks of trade. Pero ang tanong, makakatakbo ba? Okay, nice blink. Dodging out that stun neto ni Matthew. Pero kitang-kita pa rin si Queen dito. There's the sentry ward. Kinetic field, hindi nga lang matatrap si Queen dito. But there is the glimpse back. Grabe, sobrang tagal nilang hinahabol itong si Ricky. Nag-cooldown na yung glimpse. But still, Whisper pa rin ang makakakuha dyan. Grabe. Worth it ba yun? Sobrang laking factor na na-delay ng Leshrac yung pagkabuhay niya. And sobrang
swerte, ay, yung pagkamatay niya, sobrang swerte din kasi dito ng Leshrac na the moment na nag-gank siya ng Gigi, magkakalapit lang yung mga kakampi niya. Diba, akalain mo yun, parang yun na yung point na isipin mo, naka-spread out yung EG, nagkumukuha ng mga kanya-kanyang farm, pero hindi na ganun yung ginagawa ng EG, ayaw na nila dito na mag-let go pa ng hawak na nila, which is the very best thing to do. Diraki, wala na mana. Wala na nga mana dito, tatlong heroes. Grabe yung ginagawa ni Matthew talaga. Nagbibigay lang siya ng information dito sa kalaban. At ang ganda kasi nun, binlock niya din yung pounce ni Slark eh. Kaya hindi nakapag-out si Drakio. Sakto din. Ang daming pang-ubos ng mana dito ng EG, no? Mana burn. And, or kahit ka, mana burn lang eh, diba? Sapat na. And pang-mamicro pa yung gustong gawin sana dito ng GG. Di na nila magagawa. Yung mga pang-out nila. Nawawalan na rin ng visa. Mana dependent din yung GG. Kaya laki problema sa kanila. Nyx assassin pa lang yan. So, ano na? Paano nababawi ang GG? Sino na ang hope nila? Pero nakapatay naman sila kanina. Baka pwede namang sign yon. Sign para sa next na paglalaban nila sa playoffs. Ang problem kasi, nakapatay nga sila kanina, pero dalawa naman yung nawala sa kanila. So, mid for mid, yes, namatay yung mid lane ng EG, namatay din yung mid ng Gaming Gladiators, pero may kasama kasi yung sa Gaming, nakakuha din ng support yung EG dito, eh, which is that Ivo. But oh, this EG, mabilis ang kuha lang dito sa Tormentor. Sinaglit lang? Oo. Wala nang palag eh. And okay, instant high ground sagat from EG. Sugod lang ng sugod. Aegis at hand by Pakaz. And ang naka-spread out sa ngayon is GG. No signs nga ba? Nalalaban sila? No. Wala. Wala. Patay yung ayo nila. Rubik lang yung nag-TP. Nasaan yung ibang course? Nagpa-farm pa, sadly. So, nag-Lipnir, nag-Limsback. There's a smoke, pero puhunan ng Bloodseeker dito is his physical damage sa Blood Rite and Tofu. Hindi na nga aabutan ng silence kasi enough physical damage si Pakaz and he will get the double kill. Queen, nakadidi sa may gilid, pero paano lumaban yung isang Ricky sa 5 heroes dito ng EG na sobrang sakit at sobrang taas na ng levels. Paano mo sasagutan yung ganitong pangyayari? Pero yun na nga, laning phase. Eh, dapat talaga isa yun sa mga makuha nyong investment dun sa my game. Other than the draft, diba, kailangan nyo pa rin alalayan yung heroes nyo na magkaroon ng good start. Yun yung makakapagbigay ng momentum, and yun yung hindi nakuha ng GG. And paano ba natin i-imagine na makakabawi yung repeat sa my game? Ayan. Paano? Makakabawi ba daw? There's the boom, pero si Pakaz nag-hold dito sa may gilid kaso Diracho. He wants to kill somebody here, but Oko is the first one to die. Queen will die as well. That's two heroes dead for Gaming Gladiators. Pwede na bang itawag, pero papalag pa naman daw. Yung Slark Seasmar will also get a double kill. And my gosh, wala na atang papuntahan yung Gaming Gladiators. Parang dun na nga ata papunta sa GG call. Yun. There we go. GG will be called by Gaiman and it's a 1-for-1 series. Sabi sa'yo, plus 1.5. Ay, hindi. Plus 1 eh. Oo. Plus 0.5 pala. Plus 0.5. Diba? Kahit correct score lang na drop, pwede rin talaga. Pero iba din yung pinakita doon ng Evil Geniuses, ha? To think na one-sided lang yung naging game number 1 natin, 80 minutes. And itong game number 2 naman natin, 22 or 21 minutes lang din naman to. So, at least naset pa rin ng EG na, yung mood, yung pagtanggap sa kanila ng mga tao na at least kaya din nilang gawin yung ginawa ng GG. Na GG is not the strongest team sa meta natin sa ngayon or because of the patch. May pagbabagong magaganap na i-expect nating lahat. Dahil nga parang back to zero yung mga teams. Lahat nag-a-adapt, pabilisan na lang din talaga. And may knowledge yung EG. And based on the draft din, parehas naman na din nating napili at nakita na na yung draft talaga ng EG. And, mas may advantage compared to sa draft ng EG na medyo hindi nga natin alam paano nila pagaganahin yung ganitong klase ng
combination sa draft. Hindi kasi nag-work din yung Ricky mid last pick. Ang pangat ka, hindi naman, hindi ko sinasabi na napangit yung draft ng Gaming Gladiators, pero hindi ko lang masyadong nagustuhan yung last pick nila. Kasi, kaya mga ilalast pick yan, kasi dapat yan yung pinakamalaking impact dapat sa draft nyo. Pero ang nangyari, walang impact yung Ricky ni Quinn dito. Sobrang nakawawa siya ni C-Smile. At sobrang nag-dominate din kasi talaga yung last pick nung EG. So, kung i-compare natin yung last pick ng two teams, di ba, nakita natin yung Darkseer very good up against the Slark, up against the other heroes ng Gaming Gladiator. So, dun lang talaga, draft pa lang. And, nasabi, na-mention mo na din naman earlier, Diane, na yung EG talaga, medyo dehado talaga sila sa Game 1. At na-prove nga nila kasi kanina, ni one-sided sila nung Game 1. Eh. Ngayon, sila naman yung bumaliktad dito sa Gaming Gladiators this game. Kaya naman pala talaga nila. And at least, yes, pwede nga mangyari yung sinasabi ni LB na puro draw. And update lang tayo sa ibang mga matches. Ayan. And etong laban natin, tapos na. Draw to. EGGG 1-1. PSG LGD versus Execration. Ongoing yan. Pero game 1 winner natin ay PSG LGD. Sa laban naman ng 9 Pandas versus TSM, 109 favor of 9 Pandas. And then sa laban naman ng Aster versus BetBoom, 109 favor of Team Aster. Best of 2 po ang ating mga laban. And the susunod na series naman natin is PSG LGD versus Gaming Gladiator. So hintayin muna natin matapos yung laban ng PSG LGD at Execration. And dun yun na po mapapanood yung second series natin. But for the meantime, pwede kayong mag-tune in dun sa stream A natin para makita nyo yung galawan ng PSG LGD at ng Execration at kung ano nga ba yung kanilang baon going into the Berlin Major. So magpapahinga lang muna kami dito ni Ate Mo LV. And pwede rin yata tayo magre-live or basta check nyo na lang yung lives ng Kuya Nick. Dalawa naman ang lives natin. Stream A, Stream B. So, check nyo na lang guys. Take muna kami ng quick break. Please do help us by sharing the stream. At kita-kits ulit tayo mamaya mga bossing. Thank you!